Hi class and welcome to our classroom. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So para makagawa tayo ng channel dito sa Teams natin. So, click lang natin yung more options. And then, add channel. And then, mag-assign tayo ng channel name. So, yan. And then, pwede tayo maglagay ng description. Pero, optional naman siya. So, for this video, hindi natin siya lalagyan. And then, for privacy, dahil ang gusto natin mag-identify lang ng members na ilalagay natin sa channel nito, pero kailangan yung members na ilalagay natin doon sa channel ay member din ng Teams kung saan nakalagay yung particular channel na to. So, instead na standard, papalitan natin siya ng private. Yan. Next. And then, yung ilalagay nating pangalan dito ay yung mga pangalan ng mga members natin. So, kung may mga Teams na gusto mong alisan ng notification sa device mo, so, buksan lang natin yung Teams na yon. Tapos sa General, and then may katabi siyang More Options. Tapos, punta tayo sa Channel Notifications, and then may drop-down option siya. At i-click lang natin yung Off, except Direct Replies and Personal Mentions. So, pag ito yung pinili natin, matatanggap lang natin yung updates ng Teams na to or notification sa Teams na to kung nakatag tayo doon sa message sa Teams. Pwede rin tayong mag-tag ng members ng Teams kapag maglalagay tayo ng post sa Teams natin. So, halimbawa, gagawa tayo ng conversation at maglalagay tayo ng message dito. Kapag magta-tag na tayo, press lang natin yung @ sign. Tapos lalabas na yung mga names na kasama dun sa Teams na yon. Pwede rin natin palitan yung physical appearance ng Teams natin. So, pupunta lang tayo dun sa profile picture natin. And then, click natin yung settings. And then, ito na yung mga options ng theme na pwede natin gamitin sa Teams natin. So, naka-default siya pagbukas natin sa Teams natin. Pwede natin palitan yung dark. So, ayan yung itsura. Ganyan. Or kung ayaw naman natin yan, pwedeng high contrast. Ganyan yung itsura niya. So, balik natin sa default. Doon din, kung saan makikita yung theme, pwede rin natin palitan yung layout. So, pwedeng sa grid. Yan. Yan yung default setup ng Teams natin. At pwede rin list. So, nandito yung mga Teams natin. And then, yung post window ng Teams na napili natin or na-highlight natin dito. Sa Microsoft Teams, meron tayong mga tools na pwedeng magamit sa paglalagay ng conversation or pagpo-post ng messages
sa ating Teams. So, kapag nag-type tayo dito ng message natin, so, pwede natin ma-format yung text na gagamitin natin. Pwedeng new conversation or iset nating announcement. Ganyan yung magiging itsura niya. So, mayroong headline. Tapos, pwede tayong maglagay ng pictures. Ayan, as background or color scheme. Tapos, lalagay natin yung message natin. So, pwede rin everyone can reply or meron ding isang option. You and moderators can reply. Pwede rin pong gamitin yung post in multiple channels. So, kung marami kang channels dito, click lang natin yan. So, pwede natin siyang ilagay dito sa magiging recipient ng ating message. Or pwede rin tayong kumuha ng channel sa ibang teams. So, sa post natin sa Microsoft Teams, pwede rin tayong mag-attach ng file. So, click lang natin yung new conversation. And then, may makikita tayong parang paperclip. Yan yung icon para sa attach file. So, pag-click natin yan, may mga options kung saan natin pwedeng makuha yung file na ilalagay natin sa post natin. So, pwedeng nakalagay na siya sa Teams ninyo. Kung nakalagay rin siya sa OneDrive, or kung yung file ay nasa device ninyo at ilalagay natin sa Teams natin. Kung magpo-post din tayo sa Teams, pwede rin tayong gumamit ng emoji. So, ito yung listahan ng emojis natin. So, pwede tayong mamili dyan. So, meron din tayong GIF na pwede natin magamit. So, pag-click natin yan, maglo-load dito yung mga options or selections of GIF na pwede natin magamit sa conversation natin. Tapos, meron din tayong stickers na pwede magamit. So, click natin yung sticker natin. So, ito yung sticker. So, ito yung stickers na available sa ating Teams. So, nakaayos sila per category. So, Monster Friend. And then, mag-load dito yung mga available stickers under that category. Ayan. So, meron tayong iba't ibang category dito. So, scroll down lang natin, makikita natin hanggang baba meron siyang category. Pwede rin tayo magpadala ng praise sa estudyante natin or sa member ng Teams natin. So, click lang natin yung icon na praise, yung parang light bulb dito. Click lang natin yan. And then, meron kayong mga options dito. So, halimbawa, gusto nyo siyang bigyan ng badge na ganito. Tapos, pwede kang maglagay ng personal note dito para dun sa recipient ng badge mo. And then, itatype lang natin yung pangalan ng member ng Teams natin dito sa part na to. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, i-click nyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Kita-kita tayo sa susunod nating klase. Thank you very much and remember, be kind to one another.